Iba daw yung may mas. Ha? Pakalbo na rin tayo, Niel. Tara. Dali para tayong ano. Ano ba yung hindi, hindi mo pwede tanong kung buhay pa yung gumawa niyan kasi asawa niya gumawa niyan. Pag sa akin yan, pwede pa itanong. Kuya, saan tayo punta? Papunta tayo ngayon sa Libis, sa bahay ng friend ko na kalukalike ni John Estrada. John Estrada. Ang pangalan niya si Jevis Aguila. Yan, siya ngayon ng current ATAT president. So bakit tayo pupunta sa kanya? Kasi alam mo, matagal na siyang supporter ng HJC. Hindi ko nga nakalimutan ko na actually kung paano kami nagkakilala. Kaya itatanong ko mamaya. Bigla na lang parang sa utak ko kasi bigla na lang kilala ko na. Alam mo yun, si Santa Claus. Parang bigla na lang kilala na natin si Santa Claus. So yun yung mga gusto nating itanong mamaya. And syempre, kung bakit kinaadikan niya yung products ng Triumph. Which hindi is, lang isa yung helmet. Oh, hindi lang. Naku, puro HJC gamit. No? Pati tapos, sa ano? Sa pagbibisikleta. Tapos pati sa gears niya, naka-spike din siya ngayon. Napaka-supportive niya. Siyempre, nire-recognize din natin yung mga ganong tao. Tapos at the same time, alam mo ba, kung hindi dahil din sa kanya, hindi ko makikilala yung mga artista na customer natin. Hindi lang artista, pati PBA, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko naman makikilala sila Rico, sila JJ. Nagulat na lang ako, biglang nagte-text sa akin. Tapos kilala ako. Yung pala, si JB's binibigay yung number ko. Binibigay ni JB's yung number ko. Tapos, ayun. Kaya pupunta tayo sa kanila ngayon. Hindi ko lang mahanap sa Waze yung subdivision niya. So anyway, yun na nga. Papunta tayo sa kanya ngayon. Sana mapakita niya sa atin yung garahe niya. Kasi alam kong malulupit ang mga motor niya. O, sige na. Bye-bye. See you later. Lang natin. Ito yung surprise ko kay Jevis eh. R511 Alien. Bagong design ng HJC to, ng Arpa series. Ha? Bigyan na naman sa kanya, baka excited na yun. Special delivery namin sa'yo. Ito yung lagi kong gamit o favorite ko to eh. Kariba na din sa kabilang bahay. Pabili akala ko dun nga ako pupunta. Hindi, kasi ang gulo ang daming linuluto. Kasi yung wife ko, meron kaming delivery everyday. Sobrang dami pagkain. So, namin open natin. Ay, box natin to. Gulo na iba ako. May kasama siyang dark lake. Yes. Special edition to ulit. Kaya naka Louis Vuitton yung padding set. Pero ganda. Alien. Stig. Ganda si Jevis. Maraming ano to. Napakahilig magbotol. Sa bisikleta. Mag-bike. Actually, pati sa bike. Naka-intrinsic ka din. Oo, oh, ito. Nakaka-uwi ko lang eh. Nag-bike kami kanina. Nag-binurgo kami. Ganyan. So, gamit ko yan, pinagpapalit-palit ko yung may black ako niya at saka meron ano. Actually, yun yung tanong ko kanina. Paano tayo nagkakilala ulit? Sa kay Pipoy. Sa pinsan niya. Ayun, si Pipoy, Kalokan Sales, shoutout sa'yo. Cousin ko kasi yun. Matagal na si Suki, no? Matagal lang sumusuporta din sila sa Kalokan Sales. Kaya nagkakilala sa helm. Parang a small world lang. Sabi ko nga eh, kung hindi dahil din sa'yo, hindi ko naman makikilala yung mga kilalang tao sa industriya. Thank you. At siyempre, galing mag-support. HJC lagi. The best. At tapos, ang kwento dun, kumuha ko sa kanya ng HJC, sabi ko, sarap gamitin, ang ganda. Tapos, may ano kami, ako, business ko dati sa bikes, so, na-bring up natin yung sa bikes. Dahil gustong-gusto ko talaga HJC kunin nun, na-brad na amin din sana. Pero naisip ko, since nakita ko si Jason, sabi ko, HJC na sila eh, sigurado mabilis na nila makuha to. Kaya ako nabanggit sa'yo yun. Nakakatawa nga kasi, actually, pati sa bisikleta, yung bicycle helmets ngayon, nung una parang, tatanong ako sa'yo. Oh, hesitant siya ron. Bakit natin papasukin to? Sure ka ba? Medyo mahal kasi. Yung pala, yung mga nagbibisikleta, talagang big time. Ang daming bumibili, mga HJC, oh. Oo, daming bumibili. So, wala na. Pwede ba namin makita yung mga ride mo ngayon? Yan, ito yung gamit kong bike. Ibis na carbon. Mahilig rin ako mag-bike, guys. Mountain bike, gravel bike, road bike. Lahat ng discipline sa bike na ginagawa ko rin. Downhill lang ang hindi. Sex-scooter din ako. Ito yung Vespa ko. Bago ba to? Hindi. Dati na. Ano to? 2016. Pero marami na akong ginawa sa setup. Halos wala ka nung makakabit. Nandito na rin lahat. Kaya
tinago ko na rin siya kasi ito yung unang Vespa na modern na halos sagad-sagad na. Kaya hindi na rin ako nag-upgrade pa ng iba. Ito na rin kasi na-setup ko naman ng maayos. So, ang Vespa naman, hindi naman nagbabago itsura. Actually, o, tama. Tsaka, sarap bihisan. Sarap ng bihisan. Ang dami yung pwedeng ilagay na accessories. Hindi, syempre, being a member, president nga pala siya, by the way, na Atat Motorcycle Club. Alam namin, alam mo naman, very parang notorious ang Atat na. Hindi naman. Yung mga rides nila is one of the fastest bikes, most high-end bikes na meron ngayon in the market. Ano naman yung, pag nag-group ride kayo, tapos Atat official ride. Ano naman yung dala mong usually na motor? Ako usually dala ko, ito, yung Street Fighter, Ducati, V4. So, kasi kami sa Atat, either sports bike, sports bike club talaga, eh, since bike. Ngayon naman talaga, dumabos na, dumabos na yung mga naked bike. Actually, it's a parang super bike naked na bike, di ba? Parang, basically, super bike siya na ginawang naked bike. Ginawang lang. Naked bike. First for Ducati and other brands, di ba? Few months ago, parang sinali mo siya sa contest. Oo, oh, photo contest. Gumawa nitong, lumabas kasi sa Ducati original to. This is the SP. Yung Ducati SP na V4 sa Panigale. Mm. Ang ginawa ko, since para lahat ng Ducati puro red, di ba? Yeah. So, ginawa ko lang, sabi ko, since original color, gawin ko dito. So, ito yung ginawa namin. Ang nag-paint nito si Chris Trajano ng Premium TriStar. Galing. Siya gumawa lahat. Tapos, ang ganda lumabas. Nagpalit lang ako ng mugs. Ang layo din ng iniba ng look, eh, no? From stock version niya. Dami mo ding nilagay ito. And binago, parang nilagyan mo. Yes, personal touch. Oh, lagi akong ganun sa mga bisikleta, sa motor. Gusto ko lang parang unique lagi, parang ganun. Gano'ng katagal ka na bang nagmumotor? Ako, since 1996. Inabot ko pa si Bob. Kuya P-Boy. Kuya Philip Ang. Ayan, si Kuya Philip Ang. Nagra-ride pa siya noon, inabot ko rin siya kung hindi na nagra-ride. Maraming salamat sa pag-explain ng mga motor mo. Yes. Marami din kasi kami mga viewers na bago sa pagmumotor or yung nanahangad magkaroon ng high performance bike, big bike. Meron bang advice sa kanila and where did you start from? Paano ka umabot sa point na kung nasan ka ngayon? Ako, ma-advise ko lang sa lahat ng beginners, newbies, ride safe lagi lang. Always ride with your own pace. Huwag niyong i-exceed lagi yung hindi niyo kaya kasi ako, kung makita mo, kung pwede lang ako maghubad sa harapan niyo para makita niyo lahat ng aking mga battle scars. Bali-bali na po to. Lahat yan, may bali na. Pero wala akong bakal. Pero I've learned from my past talagang yung experience ko dati. Walang coach. Dahil lang sa passion for bikes, passion for two wheels, talagang gusto ko yung ginagawa ko kahit nagkahulog-hulog na. Alam mo naman tayo, lagi mag-isip pag nagra-ride, hindi yung puro bakbak lang, baka pag gumulong, ando dun yung pagsisisi. Pero ako, hindi rin pa rin ako nagsisi, kaya say gusto ko siya, pero ingat pa rin. Ngayon, masaya na tayo, meron tayong mga coach na bago na nagtuturo sa bawat riders. Kung di nyo po magpa-coach po kayo ng tamang riding para safe po lahat. And alam natin sa kalye, maraming aksidente dyan sa Sierra na pinupuntahan natin. Maging ano lang po tayo, masunuring rider at maging safe sa lahat. Yung gear din, no? Gear din. Kaya ako, lagi kong sinasabi, dress for the crash, not for the ride. Yeah. Yeah, kasi kung mapapansin ko kayo, lagi kayo naka-full. Naka-suit. Actually, meron din kaming sometimes na nagkakatamaran na mag-suit. Pero pagka matulinan rin ang takbuhan, malayuan, suit pa rin kami. Minsan lang kami hindi nagsusuit, nagte-textile pag dyan lang kami sa taas. Pero minsan nare-realize rin namin pag nandun, dapat nagsuit tayo. Alam mo yun? So dapat suit, proper attire for motorcycle and riding from head to toe. Leathers, lahat yan, hindi lang po sa forma, pati po sa safety, yun ang number one. 90% na lang natin na safety. Before, if I'm not mistaken, kumaarera ka din eh. Yes, I've been racing Philippine Superbike siguro mga 4 or 5 years din. Mga meron bang chance na bumalik ka sa... Ako sana, ngayon, nag-track ako, nandun pa rin naman yung pace, pwede pa. Pero sana, pag may chance, makaride ulit. Talaga ako, passion lang natin naman talaga is two wheels, ano pa ba gagawin natin, di ba? Talaga napakasarap din, lalo na yung mga nagtatrack, magpa-coach din po kayo. Marami po tayong matututunan. Minsan, kala natin, kahit upo ako, sinasabi mong matagal na, marami pa pong
gustong matutunan sa pagmumotor. Talagang hindi limitless, di ba? Kaya tandaan nyo, wag po tayo talaga mag-safety, mag-ingat sa ride. Meron tayong muntik makalimutan dito. Nakita natin Vespa, akala natin Vespa lang. Pero baka yung modifications, mas mahal pa dun sa halaga ng mismo motor, no? Oo, medyo. Kasi pwede mong bigyan mo yung viewers natin ng konting ano, details lang. Okay. Ano yung mga nakalagay sa Vespa pang napakalupit na to? Ako, ito, linagay ko lang engine. Actually, napalitan ko na rin halos lahat. Engine, nagpalit na ako ng 185cc, upgrade kits for the mga variator and everything. Pero number one na nag-happy sa akin dito is siyempre the power. And the Brembo, pinalagay ko ng rear disc. Kung makikita nyo, naka-rear disc brake siya. All-in suspension, front and rear, tas Brembo. The kanina you were explaining yung mismong mugs alone. Yeah. Nasa magkano na? Yung mugs alone, siguro nasa mga 70 to 80. Okay. 70 to 80,000. Yeah. All-ins. All-ins, nasa mga 50 plus now. So, yun. Tapos ito, special. Ang huling-huling ginagawa ko dito, tapos yan, gamit ko yung Mitas na race tire nila, yung Mitas na MC34, kapit. So, ang gamit ko rin lagi dito, ito, binili ko itong drop bar. Kung papansin nyo, hindi siya diretso, naka-drop siya. Yan para yung modification, mas... oh, para medyo ganun. Kasi kahit naka-scooter kami, medyo muupak pa rin kami. Kaya, syempre, full face pa rin gamit namin. Pagpasyal, open face. Pag dito-dito lang. Speaking of full face, meron doon, no? Bagay. Yan ang race helmet pala ni Jervis, by the way. Pag-level, Deadpool. Deadpool. Pero, si 69. Dawali! Automize. Dude siya. Okay, yun lang. Thank you very much, Mr. Jason Ter, HJC. Thank you din. Yan naman ang choice ko talagang helmet. Since nakilala ko siya, yan ang ginagamit ko talaga. Bye, guys. Thank you, Jace. Thank you very much.